12 gabing pangangaral o Health and Family Seminar ang pinangunahan ng mga Adventistang kababaihan ng South Occidental Mindoroan District. Ito ay kanilang isinagawa sa Purok Artemio, Barangay Bubog, San Jose, Occidental Mindoro, kung saan ay umakay sa mga tao sa paanan ng Diyos at magpabautismo. Ang balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Ang distrito ng South Occidental Mindoroan ay nagsagawa ng isang Family and Health Seminar sa Purok Artemio, Barangay Bubog, San Jose, Occidental Mindoro. Ito ay sa pangunguna ng mga masisipag at nagkakaisang mga kababaihan ng distrito. Ito rin ay nagresulta ng 11 kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Ang aktibidad na ito ay tinalaga at ipinanalangin sa ating Panginoon bilang paghahanda sa mga mangunguna at makikisangkot. Puno naman ng pananabik ang mga kababaihan sa isinagawang pangangaral na ito. Ang ginawa po naming preparation doon sa Sitio Artemia Bubog, ang mga women ay nagsurvey, tapos nagbahay-bahay, at bawat bahay na pinuntahan ay ipinagpray. Tumagal ng 12 gabi ang pangangaral na ito na dinaluhan naman na mahigit kumulang 50 kasama ang mga former rebels at ating mga kasundaluhan. Sa kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos, 11 kaluluwa ang nagpasyang kilalanin ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Yung hindi ko po makakalimutan na turo nila sa akin is yung tungkol po sa pamilya, pagmamahal po. Tapos yung mahalin mo yung kaaway mo, tsaka po isa po doon yung tungkol po sa pamilya talaga. Kasi po yung time natin na sinabi po sa amin yun at narinig ko, doon po kasi yung time na may problema kami ng family ko. Tapos narealize ko po lahat yon, kaya doon po kami nag-ayos-ayos nila mama at papa. Pinangunahan naman ni Ma'am Donna Salibio at Ma'am Mari Del Santos kasama ang bawat kababaihan ng distrito ang isinagawang aktibidad. Dahil na rin sa pagkakaisa at pagtutulong-tulong, ang aktibidad na ito ay naging matagumpay at naging kasiyahan sa bawat isa. Gusto ko pong sabihin ang nakita kong kahalagahan ng pangangaral na iginawa ng Women Ministry sa Artemia Bubog. Nakita ko na sa pamamagitan ng ginawang united effort ng mga kababaihan ng distrito ay nagkaroon ng pag-asa yung mga tao. Tuwang-tuwa sila sa grupo ng mga Seventh-day Adventist kasi pinahalagahan sila. Nag-effort, nag-sacrifice ang grupong ito para sila ay mapadalhan ng balita. Sa pamamagitan nito, nagkaroon sila ng pag-asa. Nagkaroon sila ng panibagong pananaw at isa pang nakakatuwa ay dahil nandun yung presence ng mga kapulisan at saka yung mga FR, sila rin ay naging mga listeners. Nakita rin namin yung sinseridad nila sa pakikinig. Napahalagahan din talaga nila yung ginawang pangangaral. Layo na yung magatid ng balitang Mayroong Pag-asa, Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.